Pinagpalang araw muli para sa ating lahat at welcome po sa ating SBC Snack Break Time Cheers. At ito po ay pagkakataon natin habang nagmimeryenda na mag-usap-usap. But siyempre sa mga taga-ibang bansa na kasama natin, alam ko iba rin ang oras ninyo. But whatever time you have, I pray that God will really bless you. At sa ating pong pag-uusap, pinag-uusapan po natin ang mga prinsipyo kung saan we can really get motivated, kasi nga po sa panahon natin ngayon that we are facing this kind of very challenging situation, ano, mula nung pumasok yung pandemic na yan, ang dami ho talagang pagsubok at mga parang mga takot na pumasok sa atin, marami pong mga parang adjustments, kaya nga ho we have to think anew. And sabi natin sa ating pag-uusap, we need to think like the master, at yan po ang pag-iisip ng ating Panginoon sa atin, that we are not victims. We are victors because of our Lord Jesus Christ, and we have the mind of Christ. And hindi lang ho yun, naalala ho natin that we are to think as in beyond. Hindi ho tayo sasabay sa paraan ng pundo how to navigate the situation. We are to think beyond. At hindi lang to think beyond, but to think responsibly. Ngayon po sa ating pong series nating pinag-uusapan is to think motivated. And ang ganda ho kasi yung motivate na aklat ni Pastor Peter, bagamat ito about parenting, it also helps us to also learn the same principle para po maging motivated tayo sa ating pag-iisip. Tandaan natin that we are influenced to others. We are somehow parang malaking ambag din tayo sa buhay ng ibang tao. Kaya we need to think modeling. Parang ang utak natin, no, I have to model to the next generation kung ano yung buhay. Parang, di ba, very inspiring if we know that someone is getting affected positively by our examples. Di ba, ang sarap po ng pakiramdam na meron po mga bumabayani sa atin. Alam niyo po, kanina lang napansin ko sa isang interview ng isang coach. Sabi niya, alam mo ba yung mga young players ngayon, they look up to their senior players kasi sila yung nagiging hero nila, and because of their modeling parang sila po ay na-inspire to do the same. And kaya ho, kung naisip po nung tao yung lagi yung kanyang merong mga gumagaya sa kanya, na-excite din sila to do better. Kaya ho importante yung think modeling, then think open communication, as in create an environment where you can converse, you can discuss, ganyan. Kasi minsan kaya naman tayo hindi nawawala ng motivation kahit sa pagtatrabaho kasi hindi naman tayo napapakinggan o hindi rin tayo nakikinig. Kaya we need to learn to create that open communication, that environment, that kind of environment. Nakita rin ho natin yung idea ng time. Importante ho yung talagang we need to spend time together at para makreate yung ganung klaseng environment of open communication and intimacy. Yun po yung kasalukoy nating dinidiscuss at sinimulan ho natin yan last Thursday. But normally, sa opisina, ang sarap po magtrabaho kung yung close kayong nagwa-work together, parang you are working together as one team, di ba? Ang hirap nung yung hindi kayo parang nagpapakiramdaman kayo. Ang hirap ng ganung atmosphere sa trabaho. Ang hirap ng ganung atmosphere parang lahat na lang ng gagawin ko parang hindi man lang napapansin ng iba o kaya seemingly hindi contributory sa iba. Kasi nga hindi kayo working together. Pero ang sarap nung tingin pa lang nagkakaintindihan na kayo at dahil alam kong close kayo as really part of one company. Ngayon po, ang problema ho, may hindrances po sa intimacy. If you notice last week na pag-usapan natin, that it create less stress environment kapag close kayo, yung magiging exciting ang trabaho pag close kayo. Pero normally, ano bang sumisira sa intimacy na yan? Isa sa mga dahilan is samaan ng loob. Diba? Yung samaan ng loob. And for us, if we claim to be followers of Jesus Christ, napaka-importante that we know how to navigate issues regarding offenses, yung mga tipong masama ng loob. Samahan po ninyo ako kasi sa Bible, napakaganda ho ng advice si Jesus Christ. And to many people, hindi lang na nanonotice, if we claim to be the only Christian country in Asia or in the Far East, and if we are truly Christians, naku, ang sarap sana ng ating mga pagsasama, no, bilang mga isang bayan na talagang wow, we care for one another, we help one another. At wala sanang issue ng mga bangayan, wala sanang issue ng samahan ng loob, yung ganyan. Tingnan niyo po sa Matthew 5, ito pong nakakagulat sa Panginoon Diyos. And to so many people, even in the name of religion, nag-aaway-aaway.
Yun ang sabi niya, therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and present your offering. Isipin niyo, no, sa mata ng Diyos, if you are really working and if you are really, kumbaga, parang worshiping and following me, sabi ng Diyos, pag nag-offer ka and you remember that your brother has something against you, or kaya naman sa Matthew 18, baliktad naman, if you have something against your brother, ano sabi niya? Sabi sa Matthew 18 naman, go to him privately. Dito naman sa Matthew 5, leave your offering and be reconciled to your brother. Now, para lalo niyo ma-appreciate yung situation dito, na kung mag-offer ka, magandang bagay yan. You are offering to God. But in the context of the Israelites, yung mga taong yan, they are traveling, no? Kasi ang worship center lang nila, isa lang sa Jerusalem lang. And imagine if you're from Galilee, and at that time, they had to go to Jerusalem by foot. So, hindi wala. O kaya naman, by donkey. So, or ano yung means of transportation is too slow. Kaya it will take them about a week to get to the place. And siyempre, normally, ito po ay isang national event or isang parang set feast ng mga worship moments nila. So, ang daming tao niya, nakapila yan before they could offer. And imagine when you're already at the altar and you remember that your brother has something against you. Kasi normally, pag nagtatravel siya, by families eh. Pero babalik sila. Babalik siya. It would take about another week. Babalik. Tapos mag-uusap na, another week na naman pagbalik. Eh, biruin mo yung time na makukonsume. Pero para sa Diyos, yun ay importante because the real relationship with God, nagdadala ito ng maayos na relationship sa kapwa. Yan. So, maayos ang relationship sa kapwa. Kaya sabi niya, be reconciled. Kaya sabi niya, huwag ka muna mag-offer kung di ka pa nakikipag-ayos. So, ganun ang idea. And isipin ninyo, marami sa atin, kapag weekdays, we are working and we hate our co-workers. And yet, during Sundays, we go on our own individual worship centers to worship God as if walang pakialam tayo kung may kasamaan tayo ng loob sa trabaho, may kasamaan tayong loob sa pamilya, may kasamaan tayong loob sa mga tao sa paligid natin. Di ba? Yan ang sasabi na ngayon, ang laking hipokrito yun. Hypocrisy yun. Sobrang hypocrisy yun sa Diyos. And since God knows everything, hindi ka naman makapagtatago, alam ng Lord kung ang puso mo ay punong-puno ng sama ng loob o hindi. Now, paano kung hindi nakipagkasundo sa'yo? Kaya nga ho, ang galing din ni Paul ng advice niya, siyempre hindi mo naman kontrolado yun, di ba? Kontrolado mo lang yung nararamdaman mo, pero hindi mo kontrolado yung nararamdaman ng ibang tao. So Paul advised this to the Christians in Rome. Sabi niya, if possible, so far as it is it depends on you, so far as it depends on you. So yung ano lang yung kaya mo, ano lang yung kontrolado mo, sabi niya, be at peace with all men. Hanggat kaya mo, be at peace with all men. But kung siyempre, kung hindi nag-respond sa'yo, ano gagawin mo? E di, antayin mo lang, but never to take revenge, never to get angry. Sabi ng Bible, never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God. It is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So sa madaling salita, kung galit siya sa iyo, o talagang parang nakakasakit, hindi nakipag-reconcile, kasi word na reconcile, as if nothing happened. So, kung hindi nakipag-reconcile, as much as possible, makipag-ayos ka pa rin. E kung ayaw, bigtawan mo lang siya sa Diyos. Pero, ibig mo sabihin nun, pag nakita mo siya, iiwasan mo na at hindi mo siya papansinin. Hindi. Tinan mo sabi ng Bible. Sabi ng Bible, continuation lang, if your enemy is hungry, feed him. In other words, keep always your line open. Na pag nangailangan niyan, you're always there, ready to help. And sabi niya, if, sabi niya, he is thirsty, give him drink. Give him a drink. For in so doing, will heap burning coals on his head. Now, this is number wonderful. Sabi niya, ikaw open ka pa rin to reach out. Open ka pa rin to help. Open ka pa rin. Kahit hindi ka niya pansinin. Kahit nagalit pa siya sa'yo. But there's an opportunity. You're always there for that person. Now, this is something beautiful. Sabi ng Bible, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. The idea of the word overcome is really defeat it. Destroy evil. How can you destroy evil? By doing good. By not doing other evil, but by doing good. Amazing, amazing. Talagang
Alam mong ang Christian life is an impossible life to live without Jesus Christ. Kasi hindi mo naman kayang gawin yun eh. Sa atin, pagkakaaway natin, kapag inapakan ka, aba, nagagalit tayo kagad, nagre-react tayo. Pero ang Christian, hindi. Sinampal ka na sa kanan, binibigay mo pa yung kaliwa mo. Parang kakaiba. Bakit? Kasi nga, you trust in God. Ikaw na nga yung ano, parang nilamangan, ikaw pa rin yung tutulong pag sila nangailangan. Diba? Kaya napaka-crucial ho nun. Bakit? Kasi ito ang binigay sa ating at ano ng ministeryo ng Diyos sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 5, napakagandang paalala ng Panginoong ito sa atin. Sabi niya, now all these things are from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Friends, if somehow we in our own environment na parang may mga samaan ng loob, take the initiative to reconcile. Ask for forgiveness. Ask kung paano kita nasaktan. Diba? And be, kung ikaw naman yung nasaktan din, be willing to forgive. Be willing to forgive. Hindi natin dapat ito pinatatagal. Sabi nga ng Bible, be angry but do not sin. Do not let the sun go down with your anger and do not give the enemy an opportunity. Diba? Do not give the devil an opportunity. Alam niyo yung sinasabi doon? Yung parang right of way. Paano mo magagawa yun? Sabi niya, pag nagalit ka, dapat wag hindi sa matatapos ang araw na sumasama pa rin loob mo. Paano nangyari yun? Kasi you are angry for the person, not at the person. If you're angry at the person, for sure, yung lagi mong dadalhin yan sa isip mo. Tuwing makikita mo, kukulo dugo mo. Diba? But if you're angry for the person, madali mo makalimutan niya kasi galit ka naman para sa kanya eh. But, itong na importante, do not give the devil an opportunity. Alam niyo bakit? Kapag dadadala mo yung sama ng loob mo, lahat ng gagawin ng kapatid mo, bibigyan mo ng kahulugan na masama. Kaya, sabi ng Bible, patawarin mo na yan. Don't let your anger, diba? Do not let the sun go down with your anger. Kaya, ang call natin is, we have the ministry of reconciliation. Let's reconcile so that they can be also reconciled with God. Diba? Napaka-importante nun. Now, let me end with this. On June 8, 1972, a 9-year-old Vietnamese girl, her clothes flaming from gasoline bombs. Grabe, talagang sunog eh. Sabi ganun. And fled the American-led assault on her village of Trang Bang. With her eyes screwed shut, her mouth spread wide in a scream of pain. Kawawang babae. Sabi niya, she was captured on film in America's most remembered Vietnam wartime photo. Talaga kawawa yung bata. Kawawa. In Officer John Plummer's nightmares, this picture flashed huge in black and white to a soundtrack of children screaming. His order had directed bombers to shower Kim Phuc's village with the chemical explosives. For years, guilt over destroying and maiming the villagers haunted the officers. Women and alcohol were his scape of choice. Sa sobrang guilt ng mama, naglalasing na lang, maghanap na ng babae, kasi hindi niya umalis sa kanya isip yung sigaw ng mga iyak ng mga bata na sinusunog, na mamatay dahil sa kanya pong order. And 20 years later, after the destruction of the village, Officer Plummer asked Christ to take control of his life. Naging Christian po ito si Plummer. Unleashing God's ultimate power to end guilt, although free from guilt, dahil alam niya, mapitawad din siya ng Jesus Christ, free from guilt na siya. Pero somehow, he carried himself scars, somehow linked to the thick white scars on the neck, arm, and back of the now grown Vietnamese girl. Yung babaeng nasunog, na nagsisigaw, andun pa buhay. Kaya nakita niya, 6 years later, Plummer knew he needed to find her. Hinanap po yun. Nung naging Christian po si Plummer, hinanap niya yung batang babae na yon. And in an effort to meet her face to face, he tracked her down while he was visiting America. Napumasyal ho yung batang babae. Unlike June 1972 event, no photographer captured the moment, then Plummer explained to Kim Phuc who he was. But in the middle of a busy sidewalk, the soldier, now 49 years old, and the child, now 33 years old, embraced. She just opened her arms to me, sabi ni Plummer. Later said, I fell into her arms, sobbing. Iyak siya ng iyak. Sundalo to ha, iyak ng iyak. All I could say is, I'm so sorry. I'm just so sorry. Sabi ng babae, this is amazing, si Kim Phuc. It's all right, she replied. And she patted Plummer's back. I forgive.
I forgive. What a picture of reconciliation. Alam nyo, ang sarap ng pakiramdam, yung nagkamali, napalaya. Yung may sama ng loob, napalaya. And that's the picture of real intimacy. Kaya para walang masirang intimacy, huwag mong hayaang magtanim ka ng sama ng loob. Huwag mong hayaan. Alam mo, sa totoo lang, pag may sama ka ng loob, ikaw lang din ang sinasaktan mo lang sarili mo. Bakit ka mo? Habang masama loob mo sa isang tao, siya nakakatulog, ikaw di ka makatulog. Habang duwatating siya tawa ng tawa, ikaw di ka makatawa, naiinis ka. Di ba kawawa ka naman? Kaya sabi ng Lord, you have to release that. Be reconciled. Kaya, kung meron tayong mga bagay sa opisina na hindi kayo nagkakaayos, be reconciled. Take the initiative to be reconciled. Kung may problema ka sa pamilya, then be reconciled. Ask, paano kita nasaktan? How can I be better father or mother or brother or sister to you? Be reconciled. And ask for forgiveness. No excuses. Huwag ka na mag-depensa. Kasi it is the reality that you're asking. Yung pain na yon, yung reality, okay na yon. So, I knew that I hurt you. Whether tama ka o mali, it doesn't really matter any longer. Ang mahalaga, nasaktan kita. Forgive me. So, yun lang po yung idea. Kaya ako, be reconciled. If you want to be motivated to work again, ang sarap po ng papasok ang wala kang kaaway, wala kang sama ng loob. And listen to this, just as Christ forgave us, forgive others also. God bless us all. Hi! Kung natulungan po kayo ng ating po mga pag-uusap dito sa Snack Break Time Cheers, ini-encourage ko po kayo to subscribe to our channel. Ano? I-click nyo lang po, panoorin nyo lang po. At kung sakali naman po na gusto nyo pong mapanood yung mga previews namin, mga napag-usapan, nako, nandunod natin sa playlist natin. Once you subscribe, you can get all those videos. At ibahagi po natin sa iba. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyong pagsama sa amin. God bless you!